What's up mga buddy? This is Mino Algadi and welcome back sa aking YouTube channel. So for today guys, tayo ay magre-review ng isa na namang item na nabili natin sa Shopee. So yung item na ito guys ay isang Bluetooth or wireless headphones na tinatawag nating Bluedio T-Monitor headphones. So yung headphones na ito guys ay nabili natin ng less than 1,000 pesos. So i-review natin guys kung pwede ba siya pang office, pwede siya pang work, pwede siya pang klase, pwede ba siya pang gaming, or pwede siyang pang music lang. Sana magustuhan niyo yung video na to, and kung hindi ka pa nakasubscribe, please subscribe to our YouTube channel para maabangan niyo pa yung mga ibang reviews na pwede nating ilabas sa channel na ito. And wag na natin patagalin guys, let's proceed to our unboxing and review video. Let's go! So agad, may kita natin yung camera. So meron siyang logo. Jump! 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 Jump ulit! Alisa tayo ulit! Alisa tayo! Alisa tayo! So, ito na guys yung ating Bluedio T-Monitor Bluetooth headphones. So, nabudol tayo ng tropa nating si Elish. So, yung Shopee link is ilalagay ko na lang sa description below. So, nabili natin to guys sa presyong 839 pesos. So, one thing kung bakit natripan ko siya kahit meron pa akong ginagamit na headphones is yung Bluetooth and also yung design niya, which is yung minimalistic design na trip ko rin. Kasi, and kapag binili nyo yan guys, ito yung box natin. Isang black na box lang na may Bluedio, then turbine, and then T-monitor. Tapos, may mga details lang sa likod yun. Kasama ko ano yung mga meron dyan. And now, may kita nyo, yan na yung ating headphones kasama yung mga items dun sa panya, sa package. So, ito muna yung headphones natin mismo. So, leather lang siya guys. Ayan, meron turbine. Tapos, simple lang guys yung itsura. Diba? Tapos, may Bluedio. Tapos, letter E sa gilid. And then, ayan na yung ating power button and volume up and volume down. Plus, yung USB Type-C kung saan ka magcha-charge. Ayan. Tapos, may microphone. And sadly, dito sa product na to na dumating sa akin, ayaw gumana ng microphone. So, hindi ko siya magamit for communication. Ginagamit ko lang talaga siya for gaming or music. Especially kung magta-travel ako or babiyahe kami tapos hindi ako magda-drive or magko-commute lang ako. Dinadala ko yan guys. And yan guys, ano siya, metal. May metal siya dyan. Tapos matibay naman siya guys. Matibay naman siya. At ganyan na yung sagad niya kapag gusto niyong pahabain. Tapos ayan, flexible din siya guys. Hindi siya kagad nade-deform. Kahit yan nga, ano yun natin, i-stretch natin. Stretch natin siya ng ganun. And yun yung headphones natin. Tapos ito na yung charging wire niya or yung cord niya. So USB Type-C na siya guys. Wala siyang kasamang plug. So gamitin nyo na lang yung sa mga chargers ninyo. And mahaba to. Ilang meters yata to? 2 meters yata to if I'm not mistaken. At yun nga, flat wire siya guys. May mga ganyang wire. Flat wire siya. Pero since meron akong Type-C na cord para sa phone ko, yun na lang din yung ginagamit ko. And now, meron tayong manual din. Ano yan, mga different languages lang din naman yan. Diyan yung makikita kung paano siya i-connect talaga sa ating PC or laptop or phones. So, yun lang. Yun lang yung laman ng ating box or yung package natin, which is yung headphones, yung charging wire, and itong manual natin. So, proceed tayo sa connection guys. And let's go! So, ngayon guys, itatry natin siya i-connect sa laptop natin and then mamaya try din natin sa phone. So, ngayon, gagawin nyo lang. Siyempre, kapag naka-on na siya, i-connect lang natin siya sa Bluetooth natin. So, basically, kunwari, ito yung Bluetooth natin. Okay, sa settings, i-on lang natin tapos mag-a-add tayo ng device. Tapos, Bluetooth. Ayan, Bluetooth. Tapos, lalabas dapat yung T-monitor doon. So, since dito, na-connect na sa atin yung T-monitor, makikita nyo na siya dito, ito. Bali, ipipair muna natin siya. Tapos, pag na-pair na, magsasalita yung headphones natin ng device connected. Ganyan. And then, connected siya sa voice and music na ngayon. Iko-connect na natin siya. Tapos, kapag na-connect na siya, i-make sure natin na tama yung ating audio and microphone natin settings dito. So, dito punta tayo sa sound settings. Ayan.
sound settings, makita nyo yun sa right side ah. Tapos, ayun na. Kasi ako, meron akong V8, diba? So, pwede kong gamitin yung V8 ko or yung T-monitor stereo natin. So, ito na yung T-monitor stereo natin. Tapos, mamaya, try natin makinig ng music kung gagana siya. And dito naman, feeling ko may problem sa akin yung T-monitor ko. Kasi, ano, kapag ginagamit ko siya, pagtatry ko siyang i-test, diba, lalagay natin siya dyan. Tapos, try ko i-test. Ayan, test ko. Tapos, mag-start ako ng test. Pag nag-start ako, ayan, sound check. Hello, sound check. Ayan, sound check. Wala. Ayan o, wala daw silang nakukuha, 0% lang. So, basically, ang mangyayari dito, ang magagamit ko lang na microphone is yung V8 and yung speakers natin is yung ating T-monitor stereo. Ayan. Pero ito, ayan, V8. Ayan yung mangyayari sa atin. Ayan, ganoon lang siya kung i-connect natin siya, guys. And then, ang tanong nyo, baka may mga tanong kayo dyan, kasi ako tanong ko to before na, magkakaroon ba siya ng latency or ng delay kapag ginamit natin siya for gaming or for music or for class, ganun, di ba? Baka kasi may delay mamaya, hindi natin naririnig ng maayos. So, check natin. Dito, pupunta lang kayo sa, lalagay ko yung link ng video na to. Meron tayong audio-video sync test. So, ang tawag, yung sinerch ko lang kasi is latency test Bluetooth. Ayan, may kita nyo. Tapos, ang mangyari lang naman dito is, dito try lang natin siya. Ayan. So, dito, dapat, sakto yung pagbagsak ng bola dun sa may parang plat, parang yung maliit na bar dyan. Kailangan, sakto siya dun sa naririnig ninyo. Kapag hindi sila sakto, hindi sila sync, ibig sabihin, may problem or parang may latency nga or may delay nga yung headphones natin. Pero, based naman sa naririnig ko, ngayon, kasi syempre, iba yung performance sa inyo, iba yung maririnig ninyo. Pero since ako yung gumagamit ng Bluetooth headphones or ng Bluetooth T-monitor natin, ayan, sakto naman, walang delay, sakto lang, ayan o, okay lang, wala namang problema at sa latency, okay naman siya. Try natin kapag ginamit natin sa laro, guys. Kung magiging okay lang ba siya sa footsteps and anything. Tignan natin kung may latency siya. Try natin maglaro. Ayan, guys. So, dito, try natin game is Valorant. Ayan. So, ang headphones natin is T-monitor stereo. Tapos, saka microphone V8 tayo, itong mic natin ngayon. And, tatry natin kung may latency ba siya. So far, sound quality, okay lang. Try natin deathmatch muna kung kamusta. Kung okay lang ba siya treble-wise, bass-wise, tapos sound-wise kaysa sa mga wired earphones natin or headphones natin. Pero so far, oh, sakto siya eh. Kada click natin ng mga shit natin. Sakto lang, okay lang. Ayun, oh. Match found. Ayun. So far, sakto siya, guys. Yung match found natin, okay lang. Sakto siya. So far, okay naman tunog niya, guys. Hindi siya ganun kabuo sa treble. Parang hindi ganun kabuo yung tunog niya. Pero, maririnig mo pa rin. Footsteps wise, okay lang. Okay naman, guys. Nakakarinig ka naman ng footsteps. Okay na din kung gusto mo talaga ngayon. Kung gusto mo talaga i-try yung ano, yung game na to or yung headphones na to. Oh, probably for gaming, hindi siya ganun kaganda. Pero pwede na, makakarinig ka pa rin. So dito naman, guys, try natin sa audio kung maganda naman yung audio niya kapag may music tayo pinapatugtog. Feeling ko magiging okay naman siya. Ayun oh. 80% pa lang to, guys, ah, ng audio natin. Hindi naman siya tunog lata, guys. Okay lang. Hindi naman siya ganun kahirap pakinggan. Okay din yung bass. Yan. Okay naman bass, guys. Okay lang. Tignan natin yung may drums sa part. Okay lang din, guys. Hindi masyadong tunog, ano. Hindi siya, ano.
hindi siya parang mumurahin yung tunog. Diba? Hindi ganun kamura yung tunog. Like, yung alam mo yung malakas yung treble, sabog-sabog siya, mga ganun. Pero hindi naman, guys. At maayos. So, next natin na gagawin is i-connect natin sa ating cellphone, itong ating Bluedio T-Monitor headphones. And titignan natin kung gagana na ba yung mic niya dito. Tapos try natin mag-record. Tapos check natin yung quality ng mic na yun. So, pumunta tayo sa ating Bluetooth settings. Yan, on lang natin. Tapos yan, open lang natin to. Tapos, ayan na. I-prepare lang natin yan. Tapos ngayon, nagko-connect siya ngayon sa T-Monitor natin. Ayan. And then, connected na siya. So, ayan na siya, guys. Check natin sa music. Gumagana naman siya, guys. Hop. Hop. Baka makapirate tayo. So, okay siya sa music. Sa TikTok. Try natin sa TikTok. Tignan natin. Kung gagana sa TikTok. Labas lagig. Ayan. Ang gloomy ng weather. Okay. Nag-crave ako ng makeup model. Ha? Parang gusto ko ng day for Valentine's. Ha? Ayan. Tignan natin. Okay tayo doon. Tapos, latency test din natin siya sa ating, ano, sa cellphone natin. So, latency test, Bluetooth. Tapos, ito yun. Gamitin natin kung may latency ba siya. Tignan natin. Tignan siya, guys. 3. Okay naman. Okay naman latency test niya sa ating, ano, sa phone. Okay naman din siya, guys. So, yun. Okay siya. Latency test, guys. At, so far, goods tayo. So, dun naman, guys, sa music. Dun sa, ano niya, treble, bass, tsaka sa middle niya. Okay lang din naman para sa akin. Pero, for gaming like Valorant, hindi lang siya katulad ng mga gaming headphones talaga natin. Ang nagiging difference ang nila is dito sa headphones natin or sa Bluedio T-Monitor natin, eh, parang medyo matinis. Parang yun ba yung term doon? High pitch siya konti kesa doon sa ating mga gaming headphones. So, mas high pitch siya. So, medyo masakit sa tenga kapag narinig mo yung high pitch. Tapos, kapag yung bass naman niya, medyo kulob yung tunog. Pero, sa game lang yun. Especially sa Valorant. Pero, kapag nakikinig ka ng music, okay naman yung music para sa akin. Okay din yung bass niya. Okay naman yung treble niya. And siguro sa game na lang din, based na lang din dun sa ginagamit nating earphones. So, or headphones, mapa-gaming headphones man yan, or wireless headphones. Pero, yun guys, yun yung napansin ko dito. Syempre, based din naman sa price na less than 1,000 for a wireless or Bluetooth headphones, maganda na rin to, guys. And kung trip nyo lang talaga na mag-wireless headphones, pwedeng-pwede sa inyo to. Tapos kung trip nyo yung minimalistic design nga, di ba? Yung parang simple lang, hindi masyadong makulay, hindi masyadong mabulk, mabukol, ganyan. Bagay na bagay sa inyo to, guys. And yun, guys, siguro ito na yung ating phone test. Tapos na, na-connect na natin sa ating cellphone and na-connect na natin sa ating laptop. And kayo din, guys, pwede nyo i-try sa PC kung magugustuhan nyo rin siya. Pero sa akin kasi, ang pinaka-trip ko dito is yung design. Design talaga yung pinaka-gusto ko, guys. It's simple lang. Ganyan lang siya. Ayun na siya agad. Diba? Ganyan lang. Hindi katulad ng headphones natin na wired, diba? Ayun o, si Flexstone is may design-design talaga siya. Ayan, may mga guhit-guhit pa. Ito simple lang. Foam. Foam lang dito. Ayan, foam lang. May pangalan. Tapos dito. Ayan, Bluedio. Tapos T-Monitor. Tapos, yun na. Ganito lang siya kasimple. And, yun na. Okay na ako dun, guys. Okay na ako sa ganun kasimpleng setup ng ating wireless headphones. And that's it, guys. Ayun na yung ating unboxing and review ng ating Bluedio T-Monitor headphones. And sana nagustuhan nyo yung review natin, guys. And kung nagustuhan nyo yung video na to, please don't forget to like, comment, share, and subscribe. And please ring the bell button para kapag meron tayong bagong upload kagaya nito, ay isa kayo sa mga unang makakapanood. And muli, guys, ako si Noel Gary Jr. And thank you for watching this video. Laging tandaan na gawin mo yung mga bagay na gusto mo as long as wala kang sinasaktan, dinidisrespect, at wala kang tinatapakang tao. And always be a blessing by God to everyone. At muli, maraming salamat sa panonood and see you on the next video, guys. Let's go.
Kung ngayon sabik na sabik sa'yo.